Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tayo po ay nasa English lesson number 39 kung saan tayo po ay bumubuo ng sarili nating English sentence. Ngayon po, ang bubuoin po nating English sentence ay ituturo po natin yung ating pinag-uusapan na kung saan ay sasabihin po natin ang kanyang layunin. Oh, okay po. Halimbawa, may pagkain na makakain. Pag in-English nyo yan, yung may pagkain, there is food. Tapos yung na makakain, to eat. Pagsamahin lang natin yung mga English na salita. There is food to eat. May pagkain na makakain. Nakagawa na po tayo agad ng English sentence at naituro po natin yung pinag-uusapan at nasabi natin kung anong layunin niya. So, ganyan lang po kadali yung ating aralin ngayon. Pero gamit na gamit. Isa pa pong halimbawa, ay bahay na matitirahan. Pag in English nyo yan, there is a house para sa may bahay, tapos yung na matitirahan ay itong to live. Pagsamahin lang natin yung mga English na salita. There is a house to live. May bahay na matitirahan. Okay po? Okay, bali ang ginamit ko pong pattern dito ay itong there, linking verb plus subject plus to plus verb. Okay, yan po ang pinanggamit ko para makabuo po tayo ng English sentence ngayon. Na ang iniuna ko pong salita ay itong there bilang may. Tapos linking verb na maalinman sa is o are. Na yan po ay bumabase sa ating pinag-uusapan. Pag yung ating pinag-uusapan na isa lang ang bilang, katulad po nitong kotse, is po ang gagamitin nyo. Pero kung marami po ang bilang, katulad ng mga botelya, are naman ang gagamitin nyo. At saka po, itong is at saka are, ang ibinibigay na impormasyon ay pang ngayon. So, ang ibig lang sabihin nitong may pagkain na makakain, pang ngayon po yan. Okay? So, may pagkain na makakain ngayon. Yan talaga ang eksaktong ibig sabihin ng ating ginagawang sentence. Okay? Sa Tagalog. Okay? Pag in English nyo yan, there is food to eat. Hanggang doon lang po. Kasi itong is, yan na po ang nagbibigay senyales sa ating kausap na Amerikano na pang ngayon yung ibinibigay niyong impormasyon. Okay po? Pagkatapos nyo po dito sa linking verb, ang isinusunod po natin ay yung subject. Okay? So, yung subject natin dito ay maaari itong food, time, song, hanggang dito sa teachers na maaari nyo pong paltan. Kayo na pong bahala. Okay? Tapos, pagkatapos po ng subject ay ito namang to na tinagalog ko po bilang na. Okay, tapos yung verb naman po, ito naman po yan, yung eat hanggang dito sa teach. Na kung mapapansin nyo, lahat po sila ay naka-original na spelling. Hindi po yung may S sa dulo o napapaltan po yung kabuoang spelling niya. Katulad ng eat, eaten, magiging ganun yung eat natin. Dapat naka-original na spelling. Okay, so tatandaan nyo. Bali po, ito pong to eat hanggang dito sa to teach, yan po ay infinitive ang tawag. Okay? Infinitive. Na yung infinitive po, tumutulong para masabi natin yung layunin ng ating pinag-uusapan. Anong layunin ng ating pinag-uusapan? Itong pagkain, ang layunin niya ay para makain. Diba? Tapos yung kanta, para kantahin. So, ganun po yon, okay? Okay, isa pa pong halimbawa, may kotse na ayusin. Pag in English nyo, there is a car to fix. Tapos, ano pa kaya? Ito, may laro na mag-aaliw. There is a game to entertain. Okay? So, madali lang po itong ating aralin, pero gamit na gamit po ito. Okay? Kaya sana makikipractice po. At saka, sana po makikipanood yung mga short videos po natin para mas kumaling po kayo pagdating sa English grammar. Maraming salamat po.